Hello mga boss, magandang araw. Sa araw na ito mga boss, i-install ko ang aking aircon dito, ililipat ko. Nung nakaraan kong video, itong dito, kung nakikita nyo yan, ayan, yung wall natin tapos na, pati yung ating kisame, nilagyan ko na yan. Ito kasi ay series na video, so ang part 1 ito. So mga boss, tinanggal ko na yung lahat ng jealousy, ayan. Nakuha ko na yung sukat ng ating aircon, ayan siya. Nag-research ako sa internet. So yan ang aking pagbabasihan sa aking gagawing bracket dito. Baka lang ating gagamitin para matibay. Kasi yung aircon, mabigat yun. So mga boss, dito na ako sa baba, no? Maingay dun sa taas, natutulog si baby. Ayan na ang mga tatak. Ito na ang itsura niya mga boss. Sakto na sana siya pero ayan oh. Ito bumabangga. Hindi ko ito naano sa sukat. Ayaw ko sanang putulin to mga boss. Pansamantala lang sana itong aircon na ito dito pero parang hindi siya may kabit kung hindi ito putulin. Bakal talaga ang ginamit ko na makapal para sure-sure kasi dito ipapatong yung aircon. Apat dito sa kabilang side din. Apat. Baka nagtataka kayo bakit hindi ko ito tinatanggal kasi pangsamantala lang kasi itong aircon na ito dito mga boss. Itong kailangan na matibay kasi ano lang to para walang space. Pako na ang ginamit ko dito sa isa. Ito, screw, ayan, okay naman. So ito yung isa na nagawa ko. Kukopyahin ko na lang to. Itong dalawa dito, yan sila. Ganyan. Iri-rebits lang natin yan sila dito mga boss. Patilt siya konti pababa dito para yung drain niya ay maayos mga boss. Ang gagawin ko na lang mga boss, ididikit ko to siya. Iri-rebits ko lang muna, isang rebits lang. Tsaka natin, baka para makuha natin yung sukat doon. Lagyan natin nating level dito mga boss. Medyo nakababa na siya konti, ayan, ganyan. So, gamitan natin ang tape measure. 38.5. So, okay lang pala. Saktong-sakto lang pala yung dalawang to. Hindi natin mahirapan na magsukat-sukat mga boss. Ano yan? Yan ay tsura niya. Kopyahin natin to sa isa. Ayan mga boss, dalawa na ang aking nagawa. So ngayon mga boss, tanggalin ko na muna tong isa na ikinabit ko dito. Kasi kailangan ko silang i-assemble dito sa labas. Ayan, tanggal agad siya. Dali lang. Yan, i-rebits ko dyan. Meron din dito sa ilalim. So, mga boss, ayan. Naikabit ko na yung dalawa. Ito siya,
sinadya ko siya na hindi isagad dito kasi buti na lang naalala ko yung drainage pala ng ating aircon ay nandito banda. So hindi natin mailalagay yung kanyang drainage. So yan, yan na, okay na yan. Tibay na yan kasi ayan, may rivets dyan. Apat yan dyan nakahawak sa kanya. Dito okay na to kahit dalawa kasi nakalapat naman itong mas maayos. Tapos ito matibay. Ayan, gising na ang aming boss. Tatanggalin ko na yung aircon. Bagong gising yan, oh. Oh, grabe ang energy. Baba na natin mga boss. Wala pa lang natin, ako lang pala. Ang moment of truth. Oops. Okay lang, kasya. Ayan, tama-tama. Tama lang pala talaga yung ating sukat. Dalawang rivets. Yan lang, dalawa. Tapos, yung kahoy, napansin ko kasi parang masyado siyang nakapababa na. So, nilagyan ko, dinalawa ko na lang din. Sampa na natin mga boss. Kaya-kaya. Good luck mga boss. Natin yung screw dito. Ito na lang ang talagang tipigil sa kanya na mag-forward siya ba, mga boss. Hindi natin alam, baka may lindol. Tapos mag-ganyan siya dito. So ito lang ang tipigil sa kanya. May dalawa kasi itong screw doon sa likod. Hindi natin may screw kasi wala tayong hagdanan din. So mga boss, ayan, okay na. Nilagyan na namin niya ng mga insulation dyan. Oh. Anong problema? This is camera. Anong problema? So, yan o. Oh. Nilagyan ko na yan lahat. Insulation. Para medyo silyado tayo. Yung kabilang kwarto namin mga boss na pinagtanggalan ko nitong aircon ay nasa ano lang yon, mga 7x7 feet. Ito, aking kwarto dito, 10x10 ito. So, medyo malaki siya. So kaya kailangan namin siya lagyan itong ganito. Lalo na pag tanghali mga boss, mainit masyado kasi itong aming kisame, itong bubong namin, walang insulation foam na nakalagay. So ang ginawa ko, ayan, nilagyan ko.